Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Bread Abellera, and nakakalungkot lang yung panahon ngayon kasi kung sino pa yung mga intellectual na dapat mag-inganyo ng diskurso ng talakayan, eh hindi eh. Sila pa mismo yung nagsosuppress, yung pumapatay sa diskurso or talakayan na magpapamulat, magpapalalim pa sa isang issue na dapat nating malaman. Katulad na lang nung issue ng during ng martial law era na yan na hanggat ngayon ay hindi pa rin natatapos-tapos. Nakakasawa na siya, hindi na sa tuwing na lang may Marcos na tatakbo ay lagi na lang ganyan yung issue. So katulad ngayon, yung isang napakatalinong tao na naluklok sa pwesto dahil sa bypass ng process ng isang institusyon. Ito yung isang natanggal dahil sa quo warranto na ifinile ng isa sa mga cabinet secretary ni Duterte. Makita natin kung gaano kasama yung mga tao na to, na they will pull heaven and earth just to maintain yung narrative nila na narinig na natin for 35 years. And she calls it People's Project. And ang hinihikayat nila dito, yung mga creator, content creator, just like me, yung mga sikat, tapos parents, titos and titas, teachers, historians, media, and etc. Yung lahat na may malawak na reach, yun yung mga target nila. Tapos yung pinaka-objective nila is to take back daw yung pre-1965 Philippines history. So, before pa ma-elect ito si Marcos, president, yung pinakatatay Edralyn, Ferdinand Edralyn Marcos. Yun yung gusto nilang yun yung pinaka main objective nila, yung goal nila, debunk the fake stories daw na nakikita sa mga TikTok at YouTube videos. Hindi nyo ba alam na bago mag-post yung mga YouTube and TikTok creator na yan is nagre-research muna at nakikita nila yan online sa iba pang available na resources. Pero you discredit them, you decline their research, and then label them as fake news or fake narratives. Tapos yung 1.1 na hirap-hirap daw ng Pilipinas bago maupo ng Pangulo si Marcos. So totoo naman ito, mahirap talaga yung Pilipinas before pa. Like, diba, para nga lang makakuha tayo ng budget from America is pikit mata nating inaccept yung bill nila na magbibigay ng pantay na karapatan sa mga American citizen na i-exploit ang ating natural resources na wala man lang makukuha yung mga Pilipino dun sa mga pang-aabuso nila sa mga natural resources natin. At nakakalungkot lang kasi kayo mismo yung nagpapatay. Kaya siguro yung mga tao sa inyo isawang sawa na kasi parang kayo lang yung may karapatan na pakinggan, kayo lang ang may karapatan na magsalita, na kayo lang yung may karapatan na paniwalaan, at kayo lang yung may karapatan na dapat ang tao ay sa inyo lang nakikinig. So para saan pa nagkaroon tayo ng democracy kung ang gusto nyo rin naman pala is authoritarian? Hindi dapat pala, hindi kayo magalit kung sakupin man tayo ng China kasi yun yung gusto niya eh. Yung merong censorship, yung isa lang yung sa isang tao lang or sa isang grupo lang o isang pangkat ng tao nang gagaling yung isang information at paniniwalaan na ng lahat. Para saan pa't naging democratic country tayo kung kayo lang pala yung papakinggan namin na sa inyo lang dapat nanggagaling yung mga information na dapat naming malaman. Diba? Saan pa? For 35 years, yung fairy tale nyo, yun yung pinakinggan namin. Pero anong nangyari? Yung bansa natin nag-deteriorate. Maraming salamat kay Duterte at kahit pa paano na isalba. At doon tama yung ginawa ng mga Pilipino na iboto sa Duterte at tanggalin kayo sa pwesto.